Welcome back dito sa ating YouTube channel, mga idol. Hindi pa ako makapagsimula nung gagawin ko doon sa trusses ng bahay ko. Kulimlim kasi, madilim. Baka umulan, sayang lang yung pintura. Waiting tayo. Ngayong umaga, 'di ba, sabi ko sa inyo, stress number one na kalaban ng acid reflux. At tuloy-tuloy yung stress na ginagawa natin, kahit na alam natin stress, kahit alam natin trigger, hindi natin pwedeng pigilin, ano, kasi reality na buhay, kailangan natin gawin, at yun yung gagawin ko. May kwento ako kanina sa inyo na paraan kung paano lampasan yung mga bagay na trigger para hindi ito maging balakid sa sakit nating acid reflux, GERD, anxiety. Kabilang din dito, mga idol, ito yung ginagawa ko ngayon. Preparation. Yeah. Sari-saring gulay. Yan. Ilalaga ko lang siya. Yung iba tinatawag na labon, ano, yung papakuluan lang sa tubig, tapos okay na siya. Sasawsaw na lang natin kung ano yung available na pwedeng sawsawan sa akin. Bagoong ngayon, yung bagoong nasa atin yan, hindi ko siya isasama, kanya-kanya, no? Nasa ating panlasa, para hindi naman maging trigger, ano, lahat ng pagkain pwedeng maging trigger sa ating karamdaman. Ganda sa bagoong, binuro. Ano? Ang isang bagay na binuro, nagkakaroon ito ng good bacteria. Good bacteria, alam natin na mabuti ito sa ating panunaw, sa ating kalusugan. At yung mga bad bacteria, ito yung linalabanan ng good bacteria, kung saan nakukuha natin doon sa mga buro. Parang Yakult, ano? Pero hindi lahat ng mabuti hindi nagiging pangit, ano? Laging iisipin niya, lahat ng bagay, kahit mabuti ito, kapag ito ay sinobrahan, kahit itong mga gulay, ano? Kapag sinobrahan, kala mo para mas mabilis kang gumaling, gagawin mo, sosobrahan mo na yung pagkonsumo ng mga bagay na nakakagaling sa mga karamdaman. Hindi rin to nagiging maganda para sa kalusugan. Ano, kaya dapat nasa tama lang. Ito, preparation to para sa magiging stress sa buhay ko ngayon, ano. Kailangan ganyan lang yung gamitin natin kasi malaking trigger yung kakasabanain ko. Kailangan labanan natin yung trigger para at least maging condition pa rin tayo kahit na naghihirap tayo sa ano, sa mga ibang bagay. Pag-usapan natin ngayon, mga idol, yung ilan sa mga nabasa ko sa Facebook, ano, do sa samahan ng mga may GERD, may acid reflux. Tungkol sa ano, ito nagawa ko na ito ng video dati. Di ko tanda kung dalawang beses na ako nagawa ng video, pero mas ikaklabor ko, ano, mas pagagandahin ko yung paliwanag, ano. Tungkol sa bone ng buko, sa buko, ano, ano ba daw ito, nakakabuti sa may acid reflux o mas nakakasama sa may acid reflux? Pwede bang inumin ng mga katulad natin o dapat bang iwasan natin? Binasa ko yung mga komento ng mga miyembro ng ating grupo, ano, meron nagsasabi na yung sabaw daw ng buko ay isang acidic, ano, papaliwanag ko yan mamaya sa inyo. At tulad ko nagsasabi, ano, ako at saka yung karamihan, mas marami na ang sinasabi, ang sabaw ng buko ay isang alkaline. Nasa pag-aaral yan, ano, na maraming pag-aaral na ang sabaw ng buko ay isang alkaline. Ano ba yung alkaline? Ang alkaline, ito yung sa
sangka para maging ano, maging balance 'yung acid ng katawan natin. Lahat naman tayo may acid. Ano? Kung walang alkaline, magiging over acid, magiging acidic tayo. At ito magiging problema natin. Maraming sakit ang makukuha sa acidic, sa over acid. At yun yung iniiwasan natin, mga idol. Yung buko, mga idol, parang tao din yan. Pagka gumugulang, kapag tumatanda, nagiging acidic. Kasi, pag naging matured yung isang bagay, kahit nga tao, di ba? Nagiging pagod. Ano? Nagiging stressful. At yun yung dahilan kung bakit nagiging acidic. Siguro ganun din yung mga prutas, mga hayop. At 'di ba may mga video akong ginawa na hindi lang ano, hindi lang tao ang acidic. Ano, ultimo nga pananim, ano, ultimo halaman, ultimo lupa, hayop, tao, nagiging acidic. Kung mapapansin mo, totoo lang, pag-aralan mo mabuti, isipin mo mabuti, lahat ng bagay na yan, nagiging acidic yan. Kapag nagmamatured, ano, kapag stress. Ibig sabihin ko, yung pinag-uusapan natin buko, nagiging acidic yan kapag nagiging magulang. Ano? Kaya huwag kang pipili ng nyog na magulang, yung panggata o yung pambukayo. Kasi maasim na talaga yung ano nun, acidic na. Pinag-uusapan natin ng alkaline. Alkaline water, natural alkaline water. Yung sabaw ng buko. Ano? Buko talaga siya. Pero wag naman yung baby, yung gaganon, yung bago pa lang, ano? Walang lasa 'yon. Bata pa siya. Alkaline talaga siya. Malaki tulong, mainam para magbalanse ng ating acid. May nagsasabi doon sa mga vlog, sa Facebook, sa grupo, na yung sabaw doon ng buko, kapag uminom ka, nakakasakit ng sikmura. Ito nga, isa pa ulit, sabihin ko ulit, ulitin ko, isipin mong mabuti, kahit yung gamot, o yung mga natural remedy na ginagamit natin sa acid, kahit yung mga good bacteria, ano. So, umpisa, pag hindi ka sanay gumamit ng bagay na yon, sumasakit ang tiyan mo. Pero kapag palagian mong ginagamit, nagiging kondisyon, gumaganda, at doon mo nakikita yung magandang resulta. Ibig sabihin, yung ating ginagawa, kaya nagre-react yung ating sakit, tumatalab, lumalaban. Normally, kapag lumaban siya, parang ano yan, parang away. Yung isang magkaawa, yung bida at saka kontrabida. Pag lumaban yung bida, syempre gaganti yung kontrabida. Pag ganti ng kontrabida, maaapektuhan yung bida. Ganun yun. Ano, ganun yung sample. Ang gagawin mo, dahan-dahan, huwag mong bibiglain. Laging ganun lang naman ang practice natin. Huwag mong bibiglain sa lahat ng bagay na bago pa lang na gagawin mo. Laging hinay-hinay, pakikiramdaman, pag-aaralan. Kapag hindi maganda epekto, tuloy-tuloy mo lang dahan-dahan. Magkukondisyon yan. Basta alam mo naman na yun ay hindi makakasama sa'yo. Yun yung dahilan kung bakit yung iba sumahapdi yung tiyan kapag umiinom ng buko. Ang gagawin nila, titigilan na lang nila kasi akala nila kasi kulang talaga tayo sa, ano, sa orientation, kulang tayo sa training, kulang tayo sa turo. Walang nagtuturo kahit doktor. Minsan hindi tinuturo kung ano naging reaksyon. Sabihin niya, inumin mo ito, gawin mo ito. Pero minsan hindi niya sinasabi na may reaksyon. Na huwag ikatakot ang mangyayari, katatakot natin, ititigilan natin. Kung naalala niyo yung ano, yung kung nakagamit na kayo noong apple cider vinegar,
isang suka na maasim pero malaki ang magandang epekto para sa ating acid reflux. Yun, mahapdi din yun minsan sa mga iba. Kahit ako, dati noon, nahapdian ako. Hindi ko din ano, kasi wala nga akong alam. Kala ko, pagka sumakit, pag ininom mo, naging masama yung reaksyon, bawal. Ano, sabi ko, bakit sabi ko nga sa sarili ko dati, bakit sabi nila okay, pero sa akin, ba't hindi effective? Yung palang pag-hapdi noon, doon palang pala nagsisimula yung epektibo nung bagay na yon. At nung ipagpatuloy ko, yun, nagiging kondisyon, nagiging mas malakas. Ano, mas malakas yung kapag ka nakatikim ka ng suka, kahit ngayon, nagsasawsaw ako ng suka, sa suka. Hindi na siya ako, hindi na ito umiepekto sa akin na nag-acid kasi sanay na yung sikmura ko doon sa suka. Kagandahan pa, basta yung suka, natural. Ako, natural talaga binibili kong suka ngayon. Kasi good bacteria yan, di ba sabi ko, binuro. Binuro yung mga suka, di ba, na natural. Hindi yan luto. Yung mga, ano, commercial, almitan, luto yan. Kaya binibili ko yung natural, yung tuba o yung basi. Buburo yun, ano, o yung patitiningin hanggang sa maging suka. Ganun din yung ano, yung bagoong, di ba? Yung mga ano, yung mga buro. Kaya ako, di ba, nakita nyo yung kinakain ko, mahilig ako sa burong gulay. Kasi malaki na tutulong to para sa kulusugan ko, sa paglaban, sa acid reflux. Mamaya, sasama ko dito yung burong gulay din sa pagkain. Yun yung ano, yun yung komento ko dun sa buko. Mga idol, kasi marami natatakot sa pag-inom ng buko. Kala nila, acidic talaga. Nagiging acidic lang ito kapag matanda na o edad na yung buko. Hindi na siya buko. Magulang na ang tawag dito sa amin. Onyog na, yung panggata na. O kaya yung pangbukayo, yung pangkendi. Ana, nakapagbigay ako ng magandang kwento na naman sa inyo na nakapag-share na naman ako. Sa mga pag-aaral po, ang buko po ay isang alkaline. At ang isang natural alkaline na mabisa o magaling para sa pagtunaw ng ating mga kinakain. At pagbalanse ng acid natin sa ating katawan, lahat po tayo ay may acid. Wala pong taong walang acid. Ano? Kasi yan po yung ginagamit natin na pambalanse sa ating kalusugan. Lalo na yung ating mga pagkain, pagtunaw. Yan mga idol, isang kwento na naman ang aking ihandog sa inyo kahit na busy tayo at tuloy-tuloy ang paggagawa natin, pag-ano natin ng gulay para sa preparation ng pagiging stress o trigger na makakasalumuha ko para hindi naman umatake yung ating kinatatakutan. Yun lang at God bless you. Kita-kita tayo sa mga susunod na video. May mga kasunod pa ito. Bye-bye.